yung ginawa kong kuan box para sa mga sisiyo. Tapos sa main cubet, tapos sa pisa, nilalagay ko dito para hindi sila mabilis magsagat ng sakit. Improvise nito guys. Ito, no, tingnan niyo 'yan, no. Yan yung mga sinaunang bintana ng mga sister home. Yung mga lumang bahay. May lumang bahay kasi dito sa amin. Sa amin, bahay. Tapos giniba na namin. Tapos yung mga sinaunang mga bintana, sinikip namin. So, ito, damit ko. Ito pala yung mga incubate ko nung una, yung mga vlog ko. Actually guys, out of 58 na incubate ko na itlog, ang lumusot is 15 lamang. Hindi naman kasi perfecto. So may failure sa Mobile Legend pa, may victory at saka defeat. So failure yung pag incubate ko itong last guys, unlike nung una ng mga Bisaya. So, kasi busy si masyado na entertain or na sikaso unlike ng mga Bisaya. Ito failure, 15 lang yung mag survive. So isa sa mga failure ko guys yung pag change ng posisyon ng mga itlog. Yung kapatid ko kasi may trabaho, tapos yung asawa ko may trabaho, tapos ako may trabaho. Bihira lang ma-change ang posisyon ng mga itlog kasi yung incubator ko hindi siya automatic, semi-automatic lang siya. So pag change ang posisyon ng mga itlog is minamano-mano mo para ma-rotate siya. So may mga araw o dalawang araw, tatlong araw na hindi siya na-rotate. So yung igyok at saka yung naman ng itlog same spot lang siya. Tapos sa incubator, di ba, may ilaw. So, mainit siya. Parang naluluto yung laman ng itlog. So, isa yun sa mga failure ko, guys. At saka yung pag-preserve ko ng mga itlog ng Rhode Island. Kasi nung una, yung mga ibang itlog, pag nakukuha na ko ng itlog ng mga Rhode Island, nilagay ko sa semi-automatic na incubator. Pero, di ko siya pinapaandar, di ko inoon. Bale, ginagawa ko lang na para ma-preserve. Pero mali pala yun guys. Dapat yun sa chiller, dapat chiller ng refrigerator. So marami yung pinapisa. So thankful pa rin ako dahil may 15 na sisiyo ang lumusot. O tingnan natin, isang black astrolog, isa, dalawa. Tapos majority sa kanila guys is Rhode Island Red. Ipapakita ko rin guys sa aking vlog. Actually ito mga almost 2 weeks na. 2 weeks na to sila. So nilagyan ng kapatid ko ng Rysal para yung mga ipot nila di masyado babaho. Oh. At nilagyan din ng waterer. Ito pala yung improvised na lalagyan ng kaya nila guys. Ubahugan. So maya maya ibigyan ko kasi, oh, parang nagugutom na sila. So dito ko sila ilalagay guys for temporary. Mga ilang weeks or bulan siguro, buwan, kasi gusto ko strong sila. Bale, pang breeder ko lang ito kasi gusto ko nga maraming bae o babae na Rhode Island para dating araw na marami ako magkuha na itlog. So dito ko sila nilagay sa, tingnan nyo, wala namang gumagalaw nito mga sisiyo na ito or magkanakaw kasi oh, may guardia kami dyan. Yan si Bito, ang hari na dito sa aming lugar. Teritoryo niya ito. Yan si Bobird. May asong pumapasok dito sa aming area. Itong drawing lalaki nito. Good luck na lang.
aso kung makakalabas ng buhay. So, pinapatay nila guys. So, mga tatlong aso na yung punta dito, tapos tinamo, umagahan, patay. Walang gumagalaw. So, ito naman yung lalagyan ko ng bahog, bahog or feed sina. Actually, Integra 2. So, binili ko at Integra 1. Inalo ko. Kasi alam naman natin na mabilis lumalaki ang Rhode Island. So, ina-feed natin. So, bumili ako ng 3 kilo. So, lalagyan na rin na. Yan talaga ito. Actually guys, pag ganitong edad pa, mga weeks pa lang, dapat hindi natin inihintuan paglagay ng pagkain lang. Kasi para mabilis silang lumaki. At saka yung, ano, yung ilaw na yun. Yung ilaw na yan is 25 watts. 25 watts. Since pag transfer ko sa mga Anila galing sa incubator, yung ilaw na yan dito na yan pinapatay, napapalong or napapatay lang yan pag nagba-burn out, like kagabi burn out. So kagabi binisita ko habang burn out dito, nagkukumpul-kumpulan sila sa may gilid, nagpupuda sila ng sarili nilang ginit. So after a month siguro ko ito papailawin, kasi ito sila guys, sensitive pa to sa mga sakit, lalo na din ang binaksinan. So tingupol pa rin ako kasi survive pa rin sila. At isang purpose din yan, alam naman natin na may kuan bagyo, tropical depression lang eh. So pinapailaw namin talaga. Congratulations pala kay Nanay Lani sa YouTube niya. Monetize ka naman. Nakaka-high moral kasi yung piniplay ko yung video mo, 8 na ads. Mas better na tapusin yung ads kasi doon makikita yung income. Congratulations, ma'am. Nanay Lani, congratulations. Soon. Kami naman ulit. Kami na naman. So, to. Yan sila, guys, oh. Nagkukumpul-kumpulan. Tingnan nyo naman yung, ano, yung Rhode Island. Actually, guys, magkasabay to sila na hatch sa native chicken namin na natural na pinapisa ng inahan at ng inahin. So, pakita ko sa inyo guys ha, kung magano sila kaliit kumpara na ito. Yan guys oh, yung anim na yan, magkasabay lang silang na-hatch. Ito, natural na pag-hatch ng inahin. Oh, maliliit pa. Ito, malaki na. So, anim yan sila guys. Free to gala sila anytime. Pag tinatawag na babaw gana, uuwi naman sila. Ito pala yung dextrose powder na ginamit ko nung yung aking aso o maliit na tinatake ng parbo. Yung tubig nila, nilagyan ko ng dextrose. Same sa mga alaga ko Rhode Island, nilagay ko ng dextrose powder yung painom nila, tubig. Yes, oh. Maraming gamit kasi. Tingnan nyo.
manok, sisiyo, kambing, lahat ng ayop. So pag di kumakain, lagyan ko ng dextrose. Same din sa na-hospital. Pag di makakain, lagyan ng dextrose kasi nagsaserve din yon as pampalakas sa kanila kahit di sila kumakain. So, effective guys. So, itong mga Rhode Island na sisiyo ko, nilalagyan ko ng dextrose powder. Ito, malaki no? Feeling ko, lalaki to guys. Lalaki to. Siya ang pinakamalaki. So, ma-identify natin kung sino ang lalaki at saka babae. Yan yung mga pure native chicken guys. Yung mga previous ni chicken ko na incubate. Napa na guys. Nabenta na lahat. So atin na, natira na lang yung mga inahin. Actually may apat akong na sa pugad niyo. So tapos sa inyo. Definition sa vlog natin kanina sa mga sisiyo na Rhode Island. Ito yung apat na babae at saka lalaki. So ipapakita ko guys kung nasaan yung mga native chicken na nag-iitlog at saka naglulumlum na para ma-hatch. So isa. Yan guys oh. So, strike ang parents niya. Una. Okay. Pangalawa. Hindi kayo ma-strike. Next. Yan guys, pangatlo. Puti. Oop. Pang-apat. Pang-apat, oh. Strike ang parents.